Hi guys, Spirit Guide Messenger po. Ngayon po, ang ating huhulaan ay yung sa Libra po, ano? Yung mga taong pinanganak sa buwan ng September 23 at hanggang October 22 po. Okay? So, bago ko po basahin, ano, itong mga baraha na binalasa ko, ano? So, bago ko po i-deliver sa inyo ang mensahe nito, gusto ko pong unahin ang mga kasagutan sa mga request ng mga Libra, no, na sinend nila sa akin sa Facebook. Yung mga tanong nila, no, yung usually tatlo, kung makakapagtrabaho sila itong year 2021, kung magkakaroon sila ng trabaho, ano, kung magkakaroon sila ng income, and then yung iba na gusto ata mag-abroad, so gusto nila malaman kung makakapag-abroad sila. Okay? So, ginamit ko po yung aking pendulum, ano? Usually, tinatanong ko, yes or no, at saka maybe. Okay? And then, so, tinanong ko po, ano, kung magkakatrabaho, then ang sagot is yes. Okay? Yun naman, kung naghahanap naman sila ng trabaho. So, ang sagot dyan is yes. Okay? And then, kung may income sila. O, syempre, pagka nakahanap sila ng trabaho, magkakaroon na sila ng income, di ba? So, ang sagot dyan is yes. Okay? So, doon naman sa mga nagtatanong kung makakapag-abroad sila, ang sagot ng pendulum is yes. Pero, meron yung, ewan ko lang, ano, pero may lumabas sa intuition ko na kailangan sabihin ko sa mga Libra na kung meron sila sigurong pambayad sa recruiter. Ewan ko lang, ano, pasensya na po, ano, kasi nakatira na po ako dito sa Japan, ano, 30 years na po kasi ako dito. So, hindi ko na po alam ang tungkol sa Pilipinas masyado, ano. Kasi dito sa Japan, hindi ka magbabayad sa recruiter. Kumbaga, ang kumpanya na kasi ang mag-aano dyan, ano. So, sa Pilipinas, kung ganun po ang, ano, ang kasunduan, ano, kung yung tao ang magbabayad sa recruiter, maaari siguro na yung ang sagot ng pendulum is yes kasi. So, kung may pambayad sa recruiter, makakapag-abroad po kayo. Okay? Kahit na sabihin po nating may corona, siguro may ibang way naman po para makapunta po kayo ng abroad, makapagtrabaho. Ano? Okay, so i-deliver ko na po sa inyo ang mensahe ng barahang ito na binalasa ko po kanina, no? So, ito po yung sa Libra. So, sa overall po nito, no, yung mensahe nito, no, para sa Libra, ay Libra, makinig ka sa payo. Okay? So, yan ang pinaka, ano ko sa'yo, no? Makinig ka sa payo at ituon mo ang sarili mo sa trabaho. Okay? 2021, itong year na to, hindi naman marami, ano, pero makakaipon ka ng paunti-unti. Makakaipon ka ng pera. Okay? Paunti-unti lang naman. Yun naman din is kung pag-aanohan mo, no, pag-iigihan mo, no, kung talagang may kagustuhan mo na mag-ipon, then makakaipon ka. Okay? Iwasan mo lang yung mga ibang gastusin, ano. So, Libra, ikaw 2021, ano, pinagpala ka. At bakit ka pinagpala? Okay, eto yan. Sa card na to, no, ang mensahe ng card na ito, kung bakit ka pinagpala, dahil sa taong 2021, maari siguro January, February, March, siguro, kahit na hindi pumasok ng March, ano, February, January, February lang, ano, makikilala mo ang key person, ang taong tutulong sa'yo. Okay? Makikilala mo itong key person na ito, maari, ano, sa lugar na pinapasyalan mo, o kung hindi naman sa yung mga lugar na nagagawi ka dito, ano. Yung hindi naman tinatambayan pero napupuntahan mo lang ng ano paminsan-minsan.
So sa lugar na yan, makikilala mo yung key person. Okay? So kailangan talasan mo. Kumbaga sa ang tawag dito, yung sa cellphone ano, anuhin mo yung signal mo para ma-catch up mo kung sino yon. Okay? Ikaw lang makakaalam niyan kasi ikaw makikipag-communicate sa mga sari-saring tao, ano. Okay? So So Libra, pagdating naman sa trabaho ano, napakasipag mo. Kaya naman etong 2021 ano, doble sipag ang gagawin mo na hindi mo sinasadya. No, parang kasi tataas yung motivation mo, no? Gaganahan ka magtrabaho itong 2021. So, kaya naman, gaganda rin ang performance mo. At ito ang magdadala sa iyo ng financial luck. Kaya lang, may tendency ka na magkaroon ng careless mistakes. Kaya dapat mag-ingat ka. Okay? Sa trabaho mo, ano? Libra, skillful ka naman eh. Kaya lang, ingat lang, ano. Para yung sa trabaho natin, ano, maganda yung job evaluation sa loob ng kumpanya, na opisina, or sa paligid, ano, para mag-increase po yung maganda yung reputasyon, ano. Pero pag nag-increase yan, nagkaroon kayo ng job evaluation na napuri kayo, ano, ito lang po ang tatandaan nyo, ano, may lalabas na mga trahidor, inggitero, inggitera, no? Na maaring kainisan nyo, no? So, maaring maubusan kayo ng pasensya na yun ang magtutulak sa inyo na siguro magalit na halos hindi nyo na tawag dito, siguro yung galit nyo, no? Lumagpas na sa limitasyon nyo. No? Ito yan eh, Ten of Swords yan eh, no? So, hindi magandang pahiwatig itong Ten of Swords, ano? At, kaya't iwasan natin yung conflict, yung mga hidwaan, ano? Yung argument, yung pagtatalo. Yan naman ang sinasabi ng Five of Wands, okay? So, maaari siguro yung mga trahidor, yung mga inggit na taong yan, ano? Siguro dahil sa loob ng opisina nyo, no? Sa loob ng trabaho nyo, no? Kulang kayo siguro sa samahan, sa teamwork. Kaya siguro, mayroong konti silang, ano, no? May hinanakit, kaya hinahanapan ka ng butas, ano? So, yan, yan ang masasabi ko, no? Siguro, yung samahan, yung kulang kayo sa tiwala, sa isa't isa, ano? Yan ang masasabi ko dyan, ano? Yung Three of Pentacles. And then, etong Justice naman kasi, etong Justice card na to, nagpapahiwatig to ng balance. So, kailangan i-balance nyo po yung pakikisama nyo sa mga kasamahan nyo sa trabaho, ano? Pati yung emosyon nyo, pati yung sa lahat-lahat, hindi lang sa kasamahan sa trabaho, yung emosyon nyo, i-balance nyo, yung sa pagtatrabaho nyo, and then yung private life, at saka yung work life nyo, kailangan i-balance nyo, no? So, ang Knight of Pentacles, reverse kasi, ano, ito, nagsasabi yan or nagpapahiwatig sa'yo na huwag kang mahumaling sa pera. Okay? Eto yan eh. Okay? So, Knight of Pentacles. Okay? Tanggalin mo yung obsession mo sa pera, no? So, i-balance. Kaya sinasabi dito sa Justice, i-balance. Okay? Justice, balance. Don't forget, ha? Pero, andito naman kasi yung Star. Okay? So, ang card na Star kasi, nagsasabi ito, or nagpapahiwatig ito, na pag nabalanse mo ang private life, ang working life, ang iyong emotion, makikita mo ang sarili mo na
positive ka, motivated ka, and free. Ay, pasensya na po ha. Naputol kasi yung ano, yung video. Okay, continue natin. Continue ang dubbing. Ang pag-record. Okay, so yung last na, ano, no? Ang kanina sabi ko, yung last na card, yung star. Okay? So, ito ang major arcana. So, ito ang nagsasabi na kasi very positive omen to, no? So, positive, motivated, and free. Okay? And then, nga pala. Ayan, naputol kasi yung ating video eh. Pasensya na po. So, kukuha po tayo ng sacred destiny oracle natin. Ano? Kukuha po tayo ng tatlo. Okay? Kukuha po akong tatlo. Nagkalat. Okay. Ito na po yung ating tatlong Sacred Destiny Oracle card. Ito, nasa baba yung una ko nakuha. No? Relaxation, and then flow, and truth. Okay. So, ito ang explanation na mensahe na ibibigay ko po sa inyo. Ano? Gagamitin ko po ang aking intuition, then yun po ang i-deliver ko sa inyo, ha? Okay, so, relaxation. So, meaning, mag-relax. So, hindi mo na kailangan i-push ang sarili mo, no? Para lang ipagpatuloy kung ano man yon. Okay? So, konektado to sa Ten of Swords. Okay? So, no need to push to get ahead. Ano? Okay? So, huwag ka na makipaghidwaan. Huwag ka na makipagtalo, no? Sa mga taong inggitero at mga taong mga trahidora, no? So, relax ka lang. Okay? And then, eto namang flow. Don't resist. Pag sumama ka sa daloy, ano, kumbaga sa river, sa ano ba yun, sa ilog, sa sapa, makikita mo ang blessings. So, usually, ano, sa mga spiritual awakening na tao, ano, usually yung sinasabi namin, ano, let it flow, follow the flow, okay? Huwag ka nang, huwag mo nang, ang tawag dito, yung, huwag kang kikilos ng pabaliktad. So, pabayaan mo na lang dumaloy ka doon sa flow na yun, ano? And then, eto namang truth, basta ikaw, be honest ka lang sa sarili mo. Be honest ka sa sarili mo, sa trabaho mo, maging sincere ka, no? Yung ginagawa mong trabaho, sa mga kasama mo sa trabaho, lahat ng kilos mo, kailangan taus-puso, ano? Gampanan mo ang trabaho mo, na sa ganun, lumapit sa iyo ang swerte, ano? Okay? So, next naman, itong ating angel card. Okay? Simulan natin dito sa Healer of Thought. Okay? Itong Healer of Thought, ano, basahin ko sa inyo, no? It's time to clean up your life. Get rid of anything that clutters your space and or makes you disorganized. People who take from you but don't give back should be released as well. You or another person involved in this situation is wise, insightful, and caring, has a wonderful sense of humor, and offers a lot of life experience. So, yung mga toxic people, ano mo na yan, huwag mo nang pansinin yung mga yan, okay? Tapos yung susunod naman, ano? Seven of Emotion. Your angels are asking you to make an important decision that you've been putting off. It's likely you know which choice you should make, but you're procrastinating, so you don't upset someone else.
ask heaven for guidance, and then make the choice that celebrates who you truly are. Okay? So, seven of emotion, ask heaven for guidance, no? Kung hindi nyo maanuhan yung mapigilan yung emotion nyo, no? Kung pati kayo manggigilaiti, ano? magdasal na lang po kayo. Tanungin nyo yung poong may kapal, ano? Kung ano dapat nyo gawin, ano? At saka itong seven, ano, additional lang po to. Gusto kong is, hindi ko alam, ano? Basta kailangan kong sabihin sa inyo, ano? Itong additional na ano to, no? Ano bang card ang dapat kong gamitin? Ah, hindi na. Ito na. Ito na lang ang gagamitin ko. Kasi meron ng angel number po, ano? So, seven of emotion. Then, seven. Ang ibig po sabihin kasi ng seven, ano? Pag sa trabaho. Pagdating sa trabaho, ano? Meron yung, halimbawa, sa trabaho po, ano? Meron ka, nagkamali ka, ano? Tapos, dahil dito nga, ano, sa mga card mo, nakaantaba yung mga inggitero at saka mga trahidor, ano. So, iniintay nila na magkamali ka. So, pag once na nagkamali ka sa trabaho, dyan kikilos yung mga inggitero at saka mga trahidor, ano. Sisiraan ka. Sisirain yung reputation mo. So, kahit na magkamali ka sa trabaho, ano, normal lang yon. Nobody's perfect, okay? Pero, huwag mong ipapakitang super down ka or huwag ka magiging negative, okay? Mag-sorry ka, pero huwag ka magiging negative, ano? Dahil dyan ka titirahin ng mga, ano eh, ng mga toxic people na yan, ano? So, kailangan, kahit nagkamali ka, stay positive and then mag-sorry ka lang, okay? Para hindi ka maging target ng mga yan, ano? Okay? So, Libra, hanggang dito na lang po ang iyong reading. So general reading po 'yan sa ano ha. So kayo na po ang bahala kung ano po ang resonate sa inyo. Kung hindi naman po kayo naka-resonate, okay lang po. Then doon naman sa mga cross watcher, huwag niyo po makalimutan mag-subscribe po sa akin channel and then mag-like and share po kayo. Okay? So Libra, good luck po sa inyo and then stay safe po ha. Then hanggang dito na lang. Namaste po. Bye-bye.